yung health natin, yung nakasalang your good moral. Diba? Admin, kana man. Welcome back to my channel. For today's video, isa na naman tong segment ng ating question and answer tungkol sa akin sa pagiging nursing student ko. So without further ado, let's jump into the video. Siyempre, kailangan ganap na ganap. So nag-uniform ako, nagtali ako, and lahat na sinusuot. Nag-ask kasi ako ng question sa aking Instagram tungkol sa aking course na BS Nursing. So dumako muna tayo sa ating first question. Oh, dumako, ang lalim. So for the first question, bakit nursing? Actually, nung nakita ko itong tanong na to, naisip ko rin, bakit nga ba nursing kinuha ko? A little story lang. Junior high school ako, ang gusto ko talaga kunin is business management. Kasi gusto ko mag-work sa office. At that time kasi na-engage ako sa science na subject. So sabi ko, gusto ko kunin yung course na related sa science. So, uso kasi nun dati, and maraming gusto or madami nag-work as a psychology nun. And sabi daw nun, in demand. So sabi ko, sige, yun na lang. Psychology na lang kukunin ko. So, pag nag-end kay, di ba, ilalagay mo doon, first choice, second choice. So, first choice ko talaga nun is BS management. Tapos, second is yung AB psychology. Pero, at that time, bigla na lang nag-pop sa utak ko yung nursing. Without sign, walang sign, walang kahit ano, bigla na lang pumasok sa utak ko, sa puso ko na nursing kunin mo. So, ayun, kahit sila mama nagulat, bakit nursing? Bakit ganyan? Kaya mo ba? Bila ko na lang pinursu, tinuloy ko, sabi ko, gusto ko nursing. Kaya, ayan, nursing yung course ko. Next question. Diba? Saya. Bakit yan yung kinuha mong course? So, same lang, ngayon nga. Bila na lang siya nag-pop sa utak ko, eh, maybe it's a calling. Hindi ko alam. Kasi, wala talaga, as in, wala talaga sign, walang kahit ano, wala namang nurse sa amin. Bigla ko na lang nagustuhan course na nursing. So, do you see yourself as a full-time nurse? Siyempre, nakikita ko yung sarili ko as a full-time nurse after ko gumraduate. So, kasi yung next question. If ever nag-graduate ka na, do you plan to work abroad? So, bago ka kasi maka-work abroad, kailangan mo na ng 3 years na experience and may exam. So, plano ko talaga, 3 years, dito muna ako magtatrabaho sa Pilipinas. Tapos, if given the chance, gusto ko talaga magtrabaho sa abroad. Since nasa UK yung tita ko, gusto ko talaga sa UK ako mag-work as a nurse. So, ayun. Next question. If ever mag-shift ka ng course, saan mo balak? Actually, ayoko humantong sa point na pag-iisipan ko na talaga mag-shift ng course. Kasi hindi biro yung patient fee ng nursing. Seryoso. Pero, siyempre, kailangan sagutin itong tanong na to. If ever na mag-shift ako ng course, gusto ko business management. Any course related sa business management. Yun. What subject do you enjoy the most? So, balit ito yung nagtanong. What subject do you enjoy the most? So, ito. So, magkakapares lang ng tanong. Yung subject na na-enjoy ko ngayon is yung health assessment na subject. Why? Wala, dito feeling, nafe-feel ko na parang, shit, nag-a-assess na ako ng patient. Parang feeling ko nurse na talaga ako, ganun. Kasi dito, binibigyan kami ng case study. So, you have, dun sa case study na yun, may scenario, you have to assess care plan. So, ayun yung ginagawa namin. Kailangan mo i-assess yung scenario na binigay sa inyo. Actually, yung health assessment, gusto ko siya, pero sobrang hirap niya rin subject at the same time. Kasi kailangan mo ng critical thinking, kailangan mo magaling ka mag-analyze, kailangan mo intindihin yung bawat scenario, a case study na ibibigay sa'yo. Kasi, pag kulang yung health assessment na binigay mo, parang siyang domino effect. Pag mali isa, maapekto na yung lahat na nasa likod. So, mahal ba sa UARM? So, sa hindi nakakaalam, sa UARM ako nag-aaral. University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Mahal ba sa UARM? Di ko masabi kung mahal kasi first year, first sem, ang tuition fee namin is around 670. Bukod pa dun yung uniform, yung notebook, notebooks, yung books, syempre yung school supplies na gagamitin mo. And the second sem, parang nasa around 70 na talaga siya. Tapos may books pa. So, siguro mahal. Pero kasi, given na yung course natin is, tsaka med school siya. Tapos yung course natin is nursing. So, talagang mahal talaga.
Next question. Maganda ba turo sa school niyo? Actually, nung first sem, masyado ako na overwhelmed sa information na binibigay nun sa amin. Siguro kasi nung high school, senior high school, nasanay ako na masyado tayong ni-spoon-fed ng mga prof natin. Pero since nag-college na ako, medyo na-shock pa ako dun sa environment. Yung time namin nun sa school is from 8 to 5. Tapos, yung isang subject namin na anatomy, it's around 2 hours out of 4 hours namin siya kinukuha. Tapos, sobrang daming information. Pero, good thing dito is, ang gagaling magturo ng mga prof. Parang, yung mahirap na subject, papadaliin nila para sa inyo. Ang problema lang is, siguro sa akin, para sa akin ah, nung first sem, masyado ko na-intimidate dun sa prof namin. Kaya, dapat hindi ka masyado nagpapa-intimidate dun sa prof kasi baka isa rin siya sa maging effect para mahirapan ka mag sobra ako na overwhelmed sa informations. Lalo na anatomy yun, kailangan mag-focus ka. Hindi ka pwedeng puro memorization lang. Kailangan ilalagay mo sa utak mo, sa puso mo. Okay, itong next question. Kailangan ba magaling ka mag-memorize sa nursing? Sa nursing, hindi ka lang pwede puro memorization. Ay, yung huwag na huwag mong gagawin. Kasi ako, no first sem, ginawa ko yon actually. Kasi sobrang daming information. Ganyang kakapal yung handouts. So, ang ginawa ko talaga nun is minemorize ko talaga. Kasi, sumaki talaga yung ulo ko nun. Minemorize ko siya. Totally. Kasi sa feeling ko, gusto ko aralin agad. Kaya ang ginawa ko, minemorize ko siya. Para pag-exam, madali ko siya masasagot. Pero mali pala yun. Kasi, the more na minemorize mo, mas madali mo siyang makakalimutan. Well, sa akin na, minemorize mo lang, hindi mo inintindi, hindi mo sinapuso. Mas madali ko siyang nakakalimutan. Kaya dapat, habang unti pa lang yung topic na binibigay sa inyo, aralin mo na kagad o kaya mag-advance review ka para hindi ka ma-overwhelm, hindi ka matambak ng mga lessons na gagawin mo. Ay, lessons na aaralin mo. Po ang easiest and most difficult na subject. So, yung easiest, siguro, hindi naman sa sobrang dali niya. Mas, lang ako, comfortable lang ako sa mga, mas comfortable ako dun sa mga minor subjects. Like, PCOM, ganyan. PCOM, mga, ano pa ba yung mga minor? PE. Basta yung mga minor subjects lang yun lang. Tapos yung most difficult, syempre, yung mga major subjects. Like, fundamentals of nursing, health assessment, nursing education. Basta yung mga ganun, mahihirap siya kasi hindi lang siya more on memorization, hindi lang siya puro didactics, lectures, kailangan na rin siya ng skills. Ngayon, second sem, may return demo na kami. So, yung dinidiscuss namin, kailangan gagawin namin siya dun sa actual, kunyari, may partner ako, siya yung magiging pasyente, gagawin ko sa kanya yung ginagawa talaga ng isang nurse. So, ayun. Kunyari, for example, ang ginawa namin is bed bath. So, kunyari, meron kang patient na paralyzed, ganyan, hindi niya na kayang paliguan yung sarili niya. So, ang ginawa namin nun, yung kapartner ko, siya kunyari yung patient ko, hindi na siya nakakagalaw. Kailangan alam mo yung tamang pag-transfer, pag-move ng patient, kasi syempre, hindi natin alam mamaya yung kabilang side niya, paralyzed na, or kaya may wound na kailangan ingatan. Dapat alam natin yung tamang pag-move, pag-transfer ng patient. So, ayun yung ginagawa namin, which is nakakatuwa kasi actual mo siya nagagawa, na experience mo siya sa totoong tao. Kumusta ka dyan, sis? So, ayun. So, the next question, may grade requirements ba sa nursing? If you have high grades and gusto mo mas scholar, meron talagang requirements. It's it's 1.5 to 1.75. Dapat ayun yung grades na makuha mo and wala kang bababang 2.75 na grade. So ayun yung alam ko para ma-avail or maging scholar ka ng school. Next question, ate, pwede ba yung takot sa dugo pag nursing kukunin kong course? Ako, hindi ako takot sa dugo eh. Pero meron akong kaklase na takot siya, hindi siya takot sa dugo, pero takot siya mag-injection. So, yun pa lang first year, second sem, natuto na kami or tinuruan kami mag-injection na intradermal, intradermal, intrasubcutaneous, intramuscular. So, yun yung tinuro sa amin.
meron sa amin nakaklase ako natakot. Pero, yung mga prof namin, nandiyan sila sa likod namin para gabayan kami. So, yung takot mo na yun, mawawala yun as the time goes by. At pag nasasanay ka na dun sa course or dun sa mga topics, subjects na tinate mo. Sobrang may trauma ka sa dugo. And pag nakita ka na dugo, medyo traumatic sa'yo. I guess, you should consult mo na a doctor or if gusto mo mag-nurse and ano, siguro kailangan mo na lang you have to have the courage to fight that trauma or phobia na meron ka sa dugo. Digo, mahal po ba ang kagamitan sa nursing? Actually, oo, mahal talaga ang mga gamit sa nursing. Actually, yung books namin, mahal siya. Like, yung ganyan kakapal na 2,000 siya. Kaya kailangan marunong ka makipag-bargain. Or dapat, if near ka sa Manila, much better if marunong ka maghanap ng mga secondhand, ganun na lang if nagtitipid ka. Kasi ako yun yung ginagawa ko, hindi na ako bumibili sa mismong brand yun na book. Naghahanap na ako ng secondhand na maayos naman para lang makatipid. Kasi sobrang mahal na nga yung tuition, mahal pa yung mga gamit. So, ayun. Saan nyo balak magtrabaho? So, ayun nga, sabi ko sa inyo, after 3 years na experience ko dito sa Pilipinas, gusto ko mag-abroad. Pero, pag dito sa Pilipinas ako magtatrabaho, gusto ko yung malapit lang sa bahay. Tipid sa bahay. So, question, what made you choose nursing given na meron pa other health-related courses? Senior high ako, nursing na talaga nasa isip ko. Ayoko yung medtech. Ayoko yung medtech kasi nga diba medyo takot ako sa dugo. Medyo takot ako sa injection. So, simula bata ako, takot na talaga ako sa injection. Pero hindi man ganun katakot. Ayoko lang injection na ako kasi nasasaktan ako. So, ayun, nursing lang talaga yung nasa isip ko noon. Wala akong any other health-related courses na nasa isip noon. Nursing lang. So, what are the requirements po sa nursing? So, sa UARM kasi ako nag-aaral, ang requirements ko lang nun is PSA birth certificate, records from grade 9 to 12, certificate of diploma, and your good moral. Diba? Admin, baka naman. Yan. Tapos, next question. Actually, ang nursing, marami siyang definition. Siyang galing kay Florence Nightingale, sa World Health Organization, sa ICN. Marami siyang definition eh, pero siguro most common na definition ng nursing is about taking care of the people, the sick, your family, ganyan. Nursing is about caring. Pwede mo sabihin na, I will nurse my child, aalagaan ko yung anak ko. So, depende na lang sa tao kung paano nila i-define yung word na nursing. So, ayun. Thoughts sa online classes, especially since skill-based yung course. Actually, hindi talaga ako favor sa online classes. Why? Because hindi naman tayo lahat merong gadgets para makapag-online classes. Hindi lahat tayo may tamang or mabilis na internet wifi. So, paano naman yung iba na hindi kaya bumili, maka-afford? Especially ngayon, what if pumunta pa yung mga students sa computer shop para lang mag-online class. Eh, mas delikado yun, lalabas sila since may COVID pa rin tayo and pataas pa rin yung cases. So, at saka hindi siya effective lalo na sa skill-based na course, especially nursing. Kasi, ako nga eh, sa akin mismo sa experience ko, nahihirapan na akong aralin yung isang bagay. Nahihirapan na ako aralin kahit face-to-face. What more pa nga, if online classes na siya, mas maganda or mas madaling pumapasok yung isang lesson or topic sa estudyante kapag nakikita niya kung paano ginagawa. I mean, nakikita rin naman sa online, pero pag nakikita niya ng actual, yung totoong ginagawa, mas madaling pumapasok or na-absorb ng student. Unlike pag sa online classes or sa computer, minsan naglalag, naghahang. What if yung gusto mong makita, naghang, nag-stop, na-fast forward? Yung mga ganun bang bagay na dapat sino-foresee or tinitingnan ng ating ng mga nasa taas, ganyan, na hindi lahat privilege, hindi lahat merong ganitong gamit para sa online class. So, that's it guys. Thank you so much for watching. And sa mga nagtanong, thank you so much sa inyo. And if ever na gusto nyo mag-nursing, go for it. Huwag nyo hahayaan may ibang taong magdikta sa course or sa landas na gusto nyo tahakin. So, please give this a thumbs up. Like, comment, share, and subscribe. Bye, guys!
see you on my next vlog.